ating buhay, may nakita pa ba? May nakita ba tayo na isang kapatid o isang tao na umiiyak at the same time tumatawa? Tumatawa siya at the same time umiiyak. I remember na experience ko yung feeling na napahiya ka in a funny way. And then, umiiyak ka dahil nakakahiya. Yung parang ganun ba? So, yung message ni Lord sa atin ngayon, in good or bad time. Amen. Siguro kadalasan sa atin, we often thank God kapag smooth or kapag masagana yung pamumuhay natin o masaya. Or in the other side, yung iba sa atin, nakakalimutan natin ang pasalamat sa Lord kapag wala tayo ang pinadala. Diba? Aminin natin ang hindi na nangyari po sa atin yun. Na in bad times, saka tayo nakakaalala, Lord, Lord, ang dami natin. Pray tayo morning, afternoon, gabi, kapag we are in a bad time. Jesus is reminding us to be thankful. Not, and this is not just about giving money. Thankfulness ay may papakita rin natin not only by saying, Lord, maraming salamat. Pero may papakita rin po natin yung ating pasasalamat sa Panginoon sa araw-araw natin pamumuhay. Meron po tayong saying na action. Inaamin po minsan yung minsan na madalas tayo yung mahina sa mga bagay na ito. Lalo pag yung pinagdadaanan natin being thankful, minsan, pwede sabihin na kapatid mo, kaya may problema na nga ako, or wala na nga ako sa med, ang hindi mo sabihin ba, papasala ako, mag-religious pa ako kay Lord. Magiging happy pa ako, hindi para akong balik. Balik ka ba? Parang ganun na yung situation. In Ephesians chapter 2, verse 8, we thank God kasi siya yung nag-save sa atin, nag-amon sa atin mula sa worthy, mula sa puti, nahan tayo ng ating Panginoon. Minsan na-cover yung sight natin sa mga maliliit na bagay. In our family experience, yung isang, Lord, bakit ang hirap ng buhay? Ang hirap ng buhay. Laging kung kita mo sa buhay sa pinakain, hindi natin nakikita yung kung ano pa yung diyan. Yung diyan. Ginawa ng ating Panginoon sa atin. Yung grace niya sa atin. And then isa pa, Jesus forgives us. And sana yung lagi natin kailahanin na hindi tayo, hindi natin nakakalimutan para magpasala. Every day or sa mga araw-araw may mga napapanood tayo, narinig tayo mga news na minsan din natin nakikita yun.
dami na nangyari dyan. Kung iwanagin lang natin yung tingin natin sa kanilin natin, yung sitwasyon natin, ano man yung sitwasyon mo, you are still blessed. Amen. Kasi, may maraming mga tao ang sobra-sobra pa ang kinalalagyan na yun kesa kinalalagyan na. We just watch the earthquake. We dami natin may plan sa tumay. Pero pag pilitin mong isipin, pag-aralan yung sitwasyon mo at i-try mong ikumpara sa mga nangyayari sa mga kapatid natin, we praise God and we are grateful to God because of His grace and part of His grace because His blood. Kaya sabihin na natin na in our work, sa ating workplace, tayo sa tulo. Pero sabi ng Diyos sa atin ngayon, kahit ganun yung nangyayari, just keep trying to thank the Lord. In pangalawa ko, His plan is always for our own good. Jeremiah chapter 29, verse 11. Yung pagtatrabaho natin sa
lahat ng nakikita natin na pinaiinitan natin, hindi natin alam yung pinagdadaan na nila. Minsan may disadvantage, masyado silang worry. Mawala yung pinagkunan, baka mawala yung mga nasa pinagkunan. Baka natawin. So, yun po yung pwede natin mag-tip na para maging sa buhay natin araw-araw ay yung pang-break po tayo. This plan is always for our own good. Life is not always good, but God is always good. Naniniwala po kayo. Life is not always nakikita na Panginoon ang lahat ng ating ginagawa sa buhay, lahat ng ating mga pagkikira, makikita po yung lahat ng Panginoon. And may experience yung mga sakit sa mga sakit, yung mga challenges sa buhay, sa akin for our own good, ang lahat ay may dahilan. Itong mga circumstances sa buhay natin na tinuturuan tayo o ginigising tayo. O minsan, nire-remind tayo para mag-ibig at mag-ibig sa tayo. It helps us grow also. In Romans 8, verse 20. And then, pangatlo po, why we need to be grateful and thankful to God in our life. Huwag natin kalimutan na He prepared us a home in heaven. Pinaganda, in John, makibasa na lang po, John chapter 14, verse 2. After life on this earth, may be prepared po ang Panginoon sa atin. Ating magiging home natin after death sa babaw natin. So we need to always remember na there is eternal life. Magiging lakas po natin ito para i-push pa natin yung sarili natin. Naman natin so para may pakita natin yung ating pasasalamat sa Diyos, not just only by giving different finances, but by showing, by living our life according to His word. Amen. In 2 Corinthians chapter 4, verse 8, 9, 14, and 18. And meron, para may pakita rin po natin sa ating buhay is we can do it by testifying or sharing to other people. Kung gaan kabuti ang Diyos sa ating buhay. Kaya po may ginagawa tayo dito at we serve to yun po yung ibang mga thinking way na pwede natin gawin. Sana po kahit ito lang yung na-share ko sa kapag na ito sa reminder o nakapag-alakasan sa atin para magpapuloy po tayo sa ating mga nangyayari. At huwag lang tayo mag-isip sa mga nakikita natin na moment sa buhay natin. Hindi natin kung gaano tayo may rescue ng
Amen. Amen.